Sa araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-customize ng YouTube channel ninyo. Una, kita mo yung picture mo, yung profile picture. Click mo yon, tapos click mo yung YouTube Studio. Tapos dito makita mo yung dashboard, content, playlist, analytics, comments, subtitles, copyright, monetization, then customization. Yun ang i-click mo, tapos makikita mo dito yung channel customization layout sa baba. Tapos makikita mo yung video spotlight, yung channel trailer for people who haven't subscribed. Yan ang pinili kong video. Tapos dito sa baba is featured video for returning subscribers. Tapos kung gusto mong palitan, merong tatlong point dito sa right side. Oh, hindi makita. Saglit lang ha, kasi kanina habang ni-record ko, wala pa lang sound, kaya nagre-record ako ngayon. Para makita natin kung paano paggawa. Ayun. I-click mo 'yon, tapos meron lalabas yung 3 points na 'yan. I-click mo 'yon, may lalabas siya na either change video or remove video. Palitan mo kung anong gusto mong ipalit na video mo para sa channel trailer for people who haven't subscribed. Dito naman sa baba, kita mo yung 3 points dyan sa right side. Kiklik mo din yun. Pwede mo siyang i-change video o kaya remove video. Yan naman yan sa featured videos for returning subscribers. Pag nag-view sila sa channel mo, yan ang makikita nila. Tapos, dito naman sa baba, yun yung featured sections. Sa akin kasi gray na yung ad plus ad section kasi nga full na yung section ko. Pinuno ko talaga para maganda siyang tignan. So yung dyan, nakalagay dyan, short video, isa lang yung short video na nilagay ko. Tapos yung uploads, automatic na yan. Hindi mo yan pwedeng i-remove. Kasi hindi mo siya pwede i-remove kasi automatic na yan. Tapos dito rin sa popular uploads, ganun din, automatic din yan. O kaya, ako hindi ko talaga tinanggal yan kasi nandyan na yan eh. Tapos, yung created playlist, yun pwede mo palitan kung ano yung gusto mong ilagay. Nandyan na lahat na yan. Para makita na yung plus ad section, kailangan mag-delete tayo ng isang section para makita yung plus ad section. Ang i-delete ko yung pinaka-last, yung single playlist na Mexican foods. Tanggalin ko muna yun, remove section. Tapos para makita yung plus ad section. Pag nilik mo yung plus ad section, makikita mo yung live now, past live streams, upcoming live streams, lahat wala yan sa akin kaya tinanggal ko. Usually meron yan section eh, automatic na may section yan. Kaya lang tinanggal ko siya dahil wala naman akong mga ganyang videos. So ang ginagamit ko lang talaga is single playlist. So yung kaninang tinanggal ko na Mexican foods, ibabalik ko yun para makita ninyo na pangalan nito, single playlist lang siya. Pag kinilik mo yung single playlist, lalabas lahat yung videos
mo o yung mga playlist mo, tapos mamili ka kung anong gusto mong ilagay doon sa last section na yan. Ako kasi marami akong playlist, kaya marami rin akong pwedeng ilagay. So kanina ang dinilit ko is Mexican foods. Ngayon ibabalik ko yung Mexican foods doon sa last section na yun. Tapos ayun, nandun na yung Mexican foods. Para mapublish siya, kailangan i-click mo yung publish dito sa taas, sa baba ng profile picture mo. O, ganyan na yung itsura ng ano ko, ng mga featured section ko. O, i-click mo yung publish. Tapos, ma-view mo na yung, pag kinlik mo yung picture mo, o, dinoble ko. Publish ulit. Tapos, i-view mo yung picture, ay yung profile channel pala yun. Mali-mali na naman ako. O, makikita mo na doon sa pinakababa. Ganyan na yung itsura ng ano ko, ng channel ko. Bago kasi yung banner, ginawa ko lang yan kagabi. O, ganyan na yung itsura ng channel ko. O, di ba maayos tignan? Ang dami kong section dyan, o. Lahat yan, pinag-aralan ko talaga kung paano maging maganda ang YouTube channel ko. Yan. Yung banner ko bago, nilagay ko yung flag ng Belgium at saka flag ng Philippines. Kasi Belgian yung asawa ko, Filipina naman ako. So, nilagay ko yun para magandang tingnan. Choice ko lang ha. Kanya-kanya tayo ng choice. Oh, 'di ba magandang tingnan? Oh, ang daming makikita sa YouTube channel ko, hindi yung isang section lang kagaya ng mostly sa inyo, isang section lang. Hindi ko kaya inaano ha, pero ituturo ko lang sa inyo kung paano. Nagagawa lang ito sa tablet o kaya sa laptop, o kaya sa computer, sa smartphone hindi pwede, o kaya sa cellphone hindi mo siya pwede ma-customize. Kaya kailangan, gawin nyo rin yan mga guys, mga ka-YouTubers, para magandang tingnan yung YouTube channel ninyo. Mainganyo ba yung tao mag-view ng ano nyo, ng YouTube channel nyo, pag maayos yung kinalalabasan o yung itsura ng YouTube channel nyo? Binubuhat ko yung sarili kong upuan, pero proud lang ako kasi maayos yung YouTube channel ko. Oh, 'di ba magandang tingnan? Pag maayos yung YouTube channel ninyo, dami kong section, oh. Puno 'yan. Hindi na siya pwedeng mag-add section kasi puno na. Kaya kailangan magsipag ako magluto ng mga ibang foods, mga international foods para mapuno din yung sa baba. Kasi yung sa baba, isa lang ang ano, isang video lang. Kasi isang video pa lang yung Mexican food ko. Isang video lang din yung Spanish foods ko. Yung playlist ko ba? Kaya, sa susunod na mga araw, mag-aral ako magluto ng ibang Mexican foods at saka Spanish foods. Dami ko pang gustong lutuin. Ang asawa ko lagi nagsasabi, itong lutuin mo. Di ba magandang tingnan? Maayos siya. Masarap panuurin ba? Pakita ko lagi. Sige lang, pakita dito, pakita doon. Maganda siyang tingnan, di ba? Ah, siya nga pala. Ang ano ko, ang subscription ko o subscribers ko is 335 pa lang. Kasi sa mga na nakaraang araw, hindi ako nakipag-VLS kasi na-busy ako sa pag-i-edit ng videos. Kasi meron pa akong 3 videos na hindi na-upload. Yung mga niluto ko sa mga nakaraang araw, hindi ko pa siya na-upload. Kaya in-edit ko muna siya. Tapos kailangan ko pa na yung introduction ko, yung video na introduction. Yun ang kailangan ko. O di ba maganda siyang tingnan? Yun lang guys, gusto kong ituro sa inyo kung paano ang pag-customize ng
YouTube channel ninyo. Sana nakatulong ito sa inyong lahat. Okay, bye-bye. God bless.